mga Koberks. Kumusta kayong lahat dyan? Kumusta kayong lahat sa Pilipinas? Dito sa Hong Kong? At kahit sa ang sulok ng mundo. Shout out pala sa lahat ng mga LGBT dyan. Sana okay kayo sa araw. May ipapakilala ko sa inyo mga Koberks. Ang aking nag-iisang partner in crime. Partner in crime, ang aking kakambal. Kasama sa saya at sa kalukuhan. Kasama sa hirap at sa ginhawa. Kasama kahit saan ako magpunta during weekend. Maliban lang sa work. Ay, siya po si LGBT Mitrian. Si my partner in life. Why? Dito. Hello. Hello. Hello mga ka-Berks. Shoutout sa inyo, sa lahat ng LGBT na nasa iba't ibang panig ng mundo. Hello. Yes. Anyway mga ka-Berks, salamat nga pala sa lahat ng mga nag-comment sa past videos ko during my coming out and then buhay ko after I study. So ito naman part 3 ng aking live story video. So kaya nandito si Rian sa aking tabi. So para may mga kunting kwentuhan lang mga ka-Berks, yung paano kami nagkakilala, paano naging kami, ano ang naging buhay namin hanggang sa kasalukuyan. Kaya okay? You know. Start. Start. We meet up Rian last 2019 sa dagat mga ka-Berks. Sa isang beach dito sa Hong Kong. Yes. Deep water beach. Yung pagkakilala namin, hindi namin kumbaga coincidence or accidentally unexpected. Kumbaga walang nagli-link sa amin na kaibigan niyo or kaibigan ko, wala. So ito yung story. Nagpunta kami sa beach na yon, kasama ko si Rib Mars kasi meron kaming group. Parang orientation kasi niyan, doon siya sa grupo na yon. At the same time, isa din akong advisor sa grupo na yon. So, isa siyang member that time. Hindi ko pa siya kilala at hindi din niya ako kilala. Although, pamilyar na niya ako siguro pangalan ko or mukha ko, pero hindi pa kami nag-meet up ever since. So, hindi talaga, wala talaga. Wala. Hindi kita kilala as in. No idea about you. May mga time na pag nag-scroll ako ng Facebook ko, dumadaan yung Facebook niya na scroll na sa wall ko. Scroll ko, ano ako, curious ako. Sabi ko, sino ba ito na may plug? Kasi ang profile niya dati is yung may plug ng LGBT. So ngayon, kiniklik ko yun. Tapos tinitingnan ko siya, ang tawag dito, ano siya mga ka-Berks? Ini-stalk. Nag-stalk siya sa akin. Yes. Ah, stalker pala to. Ini-stalk ko yung wall niya and profile niya. Sabi ko, aba, single. Kaya lang sabi ko, ayoko mag-add friend. Kasi nga, sabi ko, baka mamaya, ano, isnapin ako, ayoko nang ganun. Namantalang, ang mga lang mutual friends niya, at ang ako, is magkakilala. Pero ang dami naming mutual friends. Tinitingnan ko kasi open yung friends list niya. Nakikita ako kaya. Kapublic kasi ako mga ka-Berks. Oo, sabi ko, sino kaya siya? Tapos yun lang. Lagi-lagi yun. Before yun, mag-meet up yung grupo namin. MEPA yun mga ka-Berks. MEPA. MEPA. Mary, before yun mangyari. MEPA stands for Marriage Equality Philippines Advocates. Oh, yun, no. Founded by Reverend Crisincio Agbayani sa Pilipinas. Mm-hmm. Then nag-open kami ng associate branch dito sa Hong Kong para yun mga mai-spread namin yung mga plano ng LGBT Christian Church. Ilang days?
Ilang days yun? Ilang days yun na lagi kita nakikita sa Facebook lagi. Yun pala, mag-meet pala kami. Yun na pala yun. Yun na pala yun. Doon na nagsimula mga kapatid. Tapos yun, dumating yung date ng ano get-together na doon sa group na yun. Na-late kasi kami na dumating doon sa beach. April 5, no? Yep. April 5. Kasama ko si Reb Mars. Oh, statutory holiday yun eh, kaya free lahat. Andoon lahat yung mga LGBT members, yung, kumbaga kami na lang ni Reb Mars ang hinintay na sila pumunta doon. Kasi bakit late kami dumating doon mga kabers? Gawa ng nag-orient kami ng isang ikakasal na LGBT. Dahil nga, as a president, ako yung nag-orient din sa ibang mga requirements. And then, after ko ma-orient si Rep. Mars naman para counseling. So, kaya tumagal kami. Kumbaga, late kaming pumunta doon. So, pagdating namin doon sa dagat, kami na lang pala ang hinintay. Lunchtime gutom na. Gutom na. Gutom na sila. Hindi pa sila kumain. Hindi pa kami nag-start. Pero, yung mga kasama nila, nag-inuman na, nag-wine. Nag-wine na kami, pati ako kasi yung mga friends ko. Minom din siya ng wine. May mga kakilala din ako doon sa grupo. Ayun, nag-inuman na kami. Pero yung pagkain, nandun pa rin. Tapos pagdating namin sila doon, Nerib Mars, mga kaburks. Dead ma kami nito. Walang idea. Yung kasamahan niya na nag-inuman sila doon. Parang, sino ba yan? Wala lang. Oo, sila nandun nagkakagulo kami. Nandun lang, iinuman kami, nagbibidyo. Okay. Yung mga officers, yung hinarap kami ng mga officers. And then, pinakilala kami ni Rep. Mar sa ibang mga members. So, after doon. Lumapit lang kami noon, nung kumuha na ng pagkain. At saka nag-picture-picture. Yun lang. Yeah, after ng mga covers, after namin nag-lunch, nagkunting picture-picture kami, pakilala, ganito. And then, doon namin na napagplanuhan ni Rep. Mars na doon namin open yung educational advice and talk to all members regarding sa LGBTQ. Kasi, usually, lagi namin ginagawa ni Rep. Mars yun. Ever since, kahit sa isang grupo namin na Feel Guys, every member na pumapasok sa grupo namin, ino-orient namin kung bakit, anong dahilan, bakit sila pumasok sa grupo na to, anong intention nila, anong expectation nila, anong gusto nilang malaman, anong gusto nilang matutunan. Lahat yan open. Tapos, ini-explain din nila yung sexual orientation. Yes. The most important is yung sexual orientation and then sexual identity. Kasi marami sa mga LGBT mga ka-works na hindi nila alam. Hindi nila kilala yung pagkatao nila. Okay, sabihin na lang natin, example, ako. Ako, ganito ako. Female inborn. Pass forward na yan, tapos na yung kainan at saka pass forward na yan yung usapan na yan. Yeah. Tapos na ang kainan, ang kulitan. Nagseryoso na kasi may topic na. Yun. So, inipo na namin ang mga members. Oo. Nag-circle na kami. So, doon nag-start ang lahat. Circle siya, gumaganon sa akin habang nagdi-discuss ako. Ako naman, lalang. Kasi nga, nakafocus ako sa discussion eh. Ang topic ata namin noon is gender identity. Kasi si Rep. Mars naman is sexual education sa LGBT. Kung man gender identity. So, yun. Ang daming mga haka-haka, ang daming mga questions na mga kasamahan nila. Ang daming interesado, ang daming curious, ang daming lahat. Doon namin nalaman na ang dami palang mga LGBT na hindi nila kilala ang pagkatao nila. Yung ano itatawag nila sa sarili nila. Parang ganun. Kasi takot sila sa mga homophobic na mga tao. Homophobic mga tao, mga ka-berks, is yung nagdi-discriminate ka sa isang LGBT. Isa kang discriminator. So, tinatawag na LGBT yan is homophobic. So, yun ang iniiwasan ng LGBT community or bilang LGBT advocate or advisor. Iniiwasan namin yan para iwasan na magkaroon ng stress ang bawat LGBT members na takot mag-coming out, takot, kumbaga parang nakapusas yung kamay nila. Hindi sila malaya eh. So,
nandito kami para... Nandun lang sa, kumbaga... Yun ang program namin na... Kumbaga, nasa comfort zone lang nila. Yeah. Masaya na sila kung ano sila. Pero deep inside... May lihim may sila. May ano sila, may gusto silang... Gusto nila mag-come out na hindi nila magawa. Kasi yes. Nandun yung takot. Dahil sa takot. Dahil nga sa society natin na more on... Discrimination. Madaming nag-discriminate. Yeah. Pero ano naman, pero nung nagkakilala kami yun, usap-usap na. Yes, after nung ano, nung educational topic na yun, nagbanding na, usap-usap, tagay-tagay. Nandun pa rin kami sa dagat. Nandun pa rin kami sa dagat kasi gabi na kami nagsiuwi nun yun. Ayun, ang sabi ng isang si Winky yan, yung president ng group na yun. Natanong niya ako, Risa, kamusta? Kumusta love life? Ganon. Sabi ko, ito single. Sabi niya, aha, tama. Praise Spike. Single ka, diba? Single si Risa. Ayun, nagkatinginan kami dalawa. Siya makatingin eh. Siya makatingin, nahihiya siya. Eh ako, tingin talaga sa mata eh. Kasi may ano, may tama na siya eh. Lising na. Ako pa ang may tama. May tama siya sa akin. siya ang bumanat ng tagay, tapos ako ang may tama. Ayos! Red wine kasi iniinom namin noon eh. Hindi naman nakakala. Tapos yun, doon na nag-umpisa. Kantsawan, picture ka. Couple picture daw. Ala ba, kasama kami, couple picture agad. Declare. Oo. May mga spot. Picture na agad kami. Ipupost namin yun. Isama namin yung picture sa video na yun na may couple, ano, flag. Couple flag LGBT kami. Flag. Oo. Isama namin dyan. Insert namin sa video na to. Yung couple picture na may mga flag. Marami yung mga, ano to, sinama kami nila. Kantsawan na. Tapos, hanggang doon. Hanggang yun. Hanggang sa pag-uwi sa bus, magkasama na kami, aba? Himala. Hindi kasi, yun lang. Noong una kasi talaga mga kabro. Na-challenge ako doon eh. Oh, nagkakuhaan na sa bus. Na-challenge ako kasi. Facebook account. Kilala nila ako na, sige, sabihin na lang natin, kilala ako na tao dito sa Hong Kong. Maraming nakakakilala sa akin. May pagka-ano din ako eh. Note in a positive way, hindi naman yung negative way. And then dumating nung time na yon na nung pinag-ano na kaming dalawa, tahimik na ako. Kumbaga, nagbehave. hindi ko nga alam ang sarili ko ba. Eh ako naman, nananadya, tinititingnan ko lang talaga. Hindi lang sa tingin mo ako, Berk, tumabi pa siya sa akin. Nananadya ako. Tumabi siya sa akin. Nung tumabi na, sabi ko sa sarili ko, parang naiisahan ako dito. Tapos andyan na yung kantsawan, andyan na yung tawanan ng mga grupo. Alam mo yung tuksuhan? Eh, sabi naman ng isa, ito magkakadevelopan talaga to. Ito naman isa, ayan na, yung manok ko matapang, palaban. Tapos sabi ko, aba, ganito pala ang ginawa ko. Uminom. Kumuha sa alak ng pampalakas ang loob. Yun, doon nagsimula ang lahat. Ay, ang lakas-lakas ng loob ko. Hindi ko yun alam ah. Ngayon ko lang nalaman. Tapos, may friend siya. Yung friend niya na lesbian. Kinakausap na ako. Kinakausap ako. Gusto mo ba yung friend ko? Sabi ko ba, on the spot, gisa talaga. Ay, sabi ko naman, hindi ko alam kung yung feelings ko na yun, totoo ba agad yun? Agad na instant eh. Nagkabiglaan. Ano, hanggang yayaan na. Nagyayaan na, uwian na. Aba mga ka-Berks, ang ginawa ng mga kasamahan namin, pinahuli kami maglakad, sabay kami. Nauna na sila, binigyan talaga kami ng space. Sabi ko, aba, ayos din ang mga to ha. Hanggang sumakay kami ng bus, pabalik na kami ng Central. Yun, inaya ko siya na sumama siya sa akin kasi may meeting kami. Pa. Mag-dinner kami kasama ng grupo ko na may meeting kami ng mga trans man. Sama ko yung trans man, tsaka couple din yun sila. Kasi that time busy kami magkakaroon ng event na trans man season 2.
may plano kami that time na gaganapin ulit yung trans man season. Habang nasa bus kami, ayun, nagkakuhaan na ng Facebook, nag-share ko na yung gano'n na, sabi ko, nakikita kita lagi, dumadaan sa wall ko, pero ayoko mag-add, sabi ko, kasi di naman kita kilala. Pero curious ako kung sino ka. Yun, tapos nagka-add friend na, doon na nag-umpisa ang lahat. Yeah. Mm-hmm. Eh, ako kasi busy ako na tao, mga ka-verbs. Kumbaga, pagpapasok ako sa isang bagay, pinag-isipan ko talaga yan. Mm-hmm. Hindi kasi ako yung strike ng strike for kinutukso-tukso agad-agad. Pinag-isipan ko talaga yan. And then, nagkukonsulta din ako kay Rev Mars that time. Rev, okay lang ba? Sabi naman niya, Rev, press, kung saan ka masaya, go ahead. Wala ka namang nasisagasa ang tao. Consult your and doctor then, everything. Sabi ko, oo nga naman, siguro it's time na rin na magkaroon ako ng partner. Kasi, nakafocus talaga ako sa grupo that time. Lahat ng activities ng grupo, marami kaming ginagawa nga. Doon ang focus ko. And then, aside yan, gumagawa din ako ng mga flowers sa mga ikakasal, mga ganun. Kaya, until dumating yung time na why not hindi ko subukan. Ayun. Hanggang dumating ng ilang araw. Ilang days. Nanliligaw ilang na ako. Months, talagang nanliligaw ako ng seryoso. At saka nagla-lunch na kami. Lunch date, breakfast sa pusa, date. Sa pusa kami. Sa pusa. Ayun na yung chat-chat, tawag-tawag sa phone, pagtapos na ang work. Doon na ang kagandahan doon, mga ka-works. Hindi niya ako pinahirapan. Ay, sabi niya, hindi ang ligawan ang patagalin, ang relasyon. O, di ba? Yes, yun kasi, ang maganda. Ako naman kasi, yung paniniwala ko sa sarili ko, patatagalin mo na paano mo makikilala yung isang tao kung patatagalin mo doon sa panliligaw pa lang. Hindi kilalanin na kung hindi pa-impress kayo, hindi kayo, di ba? Oo. Pa-impress ng pa-impress. Hmm. Sabi ko, kung hindi kayo, siguro 1 month lang yun, 1 month, no? Din tayo na. Pero hindi pa kami nag-public. Hindi pa kami nag-public kasi syempre as a respect. Uh-huh. As a respect sa aming dalawa, kumbaga privacy muna. Mm-hmm. And then pag nung time na ready na kami mag-come out sa relasyon namin, nag-confess kami kay Rev Mars. Una kami kay Rev. Parang nag-ano muna kami sa isa't isa. Si Rev Mars pala, siya yung pastor na LGBTQ Christian Church dito sa Hong Kong. Pero nag-for good na siya ngayon. For good na. Sa Abra na siya ngayon. Mm-hmm. Kaya ngayon, may kapalit naman na siya dito si Pastor Joe. Mm-hmm. Joe Neral. So, yung mga picture ng mga date namin, insert namin sa video na to. Para makita nyo kung gano'n siya nagpapatwitam sa akin. Eh, syempre, diba? Lagi may bulaklak. Kaya pala nakuha agad. Ayun. Tapos, doon na hanggang sa, ito kami ngayon, 2 years and ilang months na? 8 months. 2 years and 8 months kami. Yeah. Planning 3 years. Still stronger. Ano lang naman ang sikreto, mga ka-Berks. So, mga ka-Berks, yun yung kung paano kami nagkakilala, paano kami naging kami. And then, may mga isi-share pa kami. You can comment down below kung ano yung mga gusto nyong topic about sa amin, sa mga personal or sa aming dalawa. Comment down below and then malugod namin at taos puso namin sasagutin at gagawa ng video para sa inyo. Yes. Thank you. And don't forget to subscribe my channel, mga ka-Berks, Meet Rian Vlogs. Yes. Yes. Lagay ko po dito. Meet Rian Vlogs. Yes. In behalf sa lahat ng mga supporters, sa mga followers, sa mga new commentators dyan, salamat sa inyong lahat, mga ka-Berks. At salamat nga pala sa lahat ng mga nag-comment sa previous videos ko. At sa lahat ng hindi pa nakapanood, please like, subscribe. Watch nyo po yung mga vlogs ko na may coming out. And then the second one is my life after my studies. Para magkaroon po kayo ng idea sa akin. Kumbaga background lang po.
So, thank you for watching, mga kaburks. Salamat sa inyong lahat. See you again. Have a good day. Please keep all safe kasi sa panahon ngayon, mahirap magkasakit. Anyway, mga kaburks, wala kaming face mask kasi, pero kami lang ang tao dito. Wala po ibang mga tao dito sa paligid namin. So, isa siyang park dito sa Hong Kong, itong lugar namin, pero malayo po kami sa mga tao, kaya don't worry po kahit nagtanggal kami ng face mask. Okay, salamat mga kaburks. Thank you for watching. See you again or our next vlog. See you! Oh girl, oh girl, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 떠올라줘. Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 떠올라줘. Oh girl, oh girl, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 떠올라줘. Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 떠올라줘. Oh girl, oh girl, you got me going psycho. Oh I know, 네 부위 떠올라줘. Oh I go, you got me going psycho. Oh I know, I know.